Sa mga konseptong natalakay sa nakaraang aralin, higit nating naunawaan kung ano nga ba ang disaster management na kung saan napapaloob ang kahalagahan ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno, at pagkontrol. Mainam na ito ay ating maintindihan bilang panimulang ideya tungo sa pag-unawa sa mga nararapat na gawaing paghahanda sa panahon ng kalamidad. Ngayon ay mauunawaan natin ang kaugnayan ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework o PDRRMF at ng Community-Based Disaster Risk Management Approach o CBDRM. Ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ay may dalawang pangunahing layunin. Una, ang suliranin na dulot ng mga kalamidad at hazard ay dapat paghandaan at hindi lamang harapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang mga kalamidad. At pangalawa, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang maiwasan at mapababa ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang mga kalamidad. Ito ang naging batayan sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Nakatuon ito sa paghahanda sa bansa at komunidad sa panahon ng kalamidad o anumang panganib upang mapababa o maiwasan ang pinsala sa buhay at ari-arian. Ang mga itinataguyod ng PDRRM framework ay ang mga sumusunod. Ang paglutas sa mga hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Nagmumula sa pagtutulungan at pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng lipunan ang pagbuo sa Disaster Management Plan. Kabilang dito ang pamahalaan, mga malakal, non-governmental organizations o NGOs, pribadong sektor, kasama na ang mga mamamayang naninirahan sa isang komunidad. Ang ganitong proseso ay tinatawag na Community-Based Disaster Risk Management. Sa kasalukuyan, isinusulong din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Community-Based Disaster and Risk Management Approach sa pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. Ayon kina Abarquez at Zubair, ang Community-Based Disaster Risk Management ay isang paraan upang ang mga mamamayan ang siyang tutukoy, susuri, tutugon, susubaybay at tataya sa mga risk na maaari nilang maranasan lalo na ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad. Isa itong paraan upang maiwasan ang malaking pinsala sa buhay at ari-arian at maisabuhay ng mga tao sa isang komunidad ang kahalagahan ng pagiging handa. Binibigyan din ang bahaging dapat gampanan ng mga mamamayan sa pagpaplano, pagdesisyon, at pagsasakatuparan ng mga gawain na may kaugnayan sa disaster risk management. Napakahalaga ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan dahil sila ang posibilidad na makaranas ng mga epekto ng mga kalamidad at sakuna. Ayon naman kina Shah at Kenji, ang CBDRM ay isang proseso ng paghahanda na nakatuon sa kapakanan ng tao. Ang mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon na alamin at suriin ang mga dahilan at epekto ng hazard at kalamidad sa kanilang lugar. Bahagi nito ang pagsusuri sa mga nagpapalubha sa epekto ng hazard at kalamidad tulad ng istrukturang panlipunan, pampolitika, at pang-ekonomiya. Sa mga kahulugan na nabanggit, ang tagumpay ng CBDRM approach ay nakasalalay sa pakilahok ng lahat para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng mga patakaran. Ang kabiguan dito ay maaari magpalubha sa mga epekto ng hazard sa isang lugar. Kaya't hinihikayat ang lahat na makiluhok para sa kaligtasan ng mga tao sa isang pamayanan. Pinagtibay ito ng isang ulat ng World Health Organization tungkol sa CBDRM approach. Binigyang diin din dito na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng lahat ng sektor ng isang lugar upang una, mabawasan o mapababa ang epekto ng mga hazard at kalamidad. Pangalawa, magkaroon ng mas maayos na plano na tutugon sa panahon ng kalamidad
upang mailigtas ang mas maraming buhay at ari-arian sa halip na umasa lang sa tulong galing sa pambansang pamahalaan. At pangatlo, mabigyan ng karampatang solusyon ang iba't ibang suliranin na dulot ng kalamidad dahil sa mas organisadong plano na gawa ng lahat ng sektor ng pamayanan. Napakahalaga ng partisipasyon ng lahat ng sektor para sa mas matagumpay na disaster management plan. Ito ay ipinaliwanag ni Sampath na kung hindi handa ang isang pamayanan, mas malala ang epekto ng hazard at kalamidad. Ngunit kung mas alerto at pamilyar ang mamamayan sa kung ano ang mga dapat gawin, mas bababa ang epekto nito. Sa mga pagpapaliwanag na binabanggit sa mga kahulugan, alam kong nauunawaan mo na ang bahaging dapat mong gampanan bilang kabahagi ng isang lugar. Maging aktibo, makilahok, at gampanan kung ano ang nararapat.